sa unanap. Sign water. Pero last is smart. First checkpoint pa lang, kung wala kayong dalang permit ay hindi na kayo patutuloyin. 60 pesos per person ang bayad para sa permit. At good for overnight na yon, actually kahit ilang araw. Tuesdays to Sundays ang office hours ay ang working days ng Masinloc Tourism Office, at office hours nila ay 8 to 5. Tapos eto na naman kami. Kumuhupa na ang mga pag-ulan, kaya naglakas kami ng loob na mag-ilog ulit sa Zambales. Ang destinasyon naman namin ngayon ay ang sikat na Coto Mine sa Masinloc. Dahil hindi kami kasya sa kotse, ay nagpresinta na lang ako magmotor para kahit papano ay makapagpahinga si Onel, dahil minotor pa nila mula Manila at dinaanan kami sa Pangasinan. Hapon na kami nakarating ng Masinloc dahil tanghali na rin sila nakarating sa amin sa Pangasinan. Habang namamalengke ang iba, pumuslit muna kami ni Mike para bumili ng cake dahil birthday noon ni Riel. Happy birthday, Riel, na lang. From... from ano ba? Para sa atin ang lahat. Sister vlog ka, alamin mo lang. Shoutout sa'yo, Riel. Kaya ba isang ano, no? Mga 10 sentence? Hanggang ilang characters ba ang pwede doon, ate? Huwag kang mahiya, huwag kang mag-alala. Mag-blur natin ang mukha mo. Gano'ng kahaba ang kaya nun? Pwede bang maliliit para mahaba? Kunyari, magsusulat na lang ang letter. Pupunta na tayo ng Coto Mines na siguradong aabutin ang dilim dahil 25 kilometers yung rough road doon. Taas naman ground clearance ito eh. Oo, matas yan. So, feeling ko kaya yan. Sedan, medyo alanganin. Wow, sir! Nice car! Nice car, sir! What do you want for your living? I don't know! Cremation or 6 feet under? Mga lamang beses ko na sa Coto Mines, kaya alam ko na ang haba ng biyahe mula highway hanggang sa Minahan. Depende sa pacing at sasakyang dala, ay pwedeng abutin ng 2 hanggang 4 na oras ang pakikipagbakbakan sa maputik at batubatong daan. Kaya naman hindi na kami nagmadali, dahil kahit anong gawin namin ay aabutan at aabutan kami ng dilim. Ngayon, meron pang mga kabahayan pero yung daanan ay hindi na simento. Maya-maya, mawawala na yung mga kabahayan. Tapos magiging gubat, magiging bundok, tapos magiging ilog. At lahat ng yan, ngayon masasaksihan nyo sa mga susunod na eksena. Kita tayo, Mike, ah. Huwag ka na magdudulas, ah. Ah, palit lang, wala kami ni Mike. Saan ka malita ka? Ay, doon ako. Ay, galing mo, Mike. Naantok kayo. Buto na, napanghusay na ating driver. Hey, hello. Hello. Si Ola na talaga yung pinag-drive ko dahil mas sanay siya sa mga ganitong daanan, lalo't di naman 4x4 yung sakay natin eh. Kanina akala ko tutulak ko eh, pero wala eh. Mahusay talaga si Onel eh. It's an experience lang. Kaya mawala na ang ibang kasama, wag lang si Onel. Mawala na si Mike sa grupo, wag lang si Onel. Alay. Wow. Kaya pa na pinababa. Kaya sa kong lang. Ligtas naman ang ruta kahit gabihin kayo sa biyahe. Kahit nga mag-isa ay hindi ka kakabahan basta nakapikit ka. Pero maigi pa rin na umaga ang dating nyo dito para mas ma-enjoy ninyo ang view. Merong 3 checkpoint sa ruta papasok ng Coto Mines. Ang una ay nasa bungad malapit sa highway. Ang pangalawa naman ay pagkatapos ng mahigit 1 oras na rough road. Minsan hindi na mamara ang nasa unang checkpoint o walang tao, depende sa oras.
Kaya kung nalampasan mo ito at hindi mo alam na kailangan ng permit, pagdating mo sa pangalawang checkpoint ay di ka makakalusot at wala kang magagawa kundi ang bumalik sa munisipyo. Last checkpoint, pagka lampas dito sa checkpoint na to, dire-diretso na yan, tumbok na yung Coto Mines, yung Midahal. Thank you, sir! Ay, de, Riel. Kailangan ko panoorin yung vlog ko dito para malaman mo kung ano yung dedication niya dyan. Wow! This is so sweet! Sorry. Isang kiss naman dyan! Ay, may kapit-bahay tayo, ha? May kapit-bahay, ha? May isa pa. Happy birthday! Parang papasyon niya. Para siyang may oils, no? Oily talaga ang ano. Tableya. Pure tableya. Yan. Banh mi. Chocolati. From Davao. Iba talaga lasa ng ano. Ng pure cacao. Kokwa. Ang dapat to. Ah, putang ina mo! Pagkatapos namin magsalo-salo ng hapunan, ay naghanda na kami ng kanya-kanyang matutulugan. Kami ni Missy sa sasakyan, sina Carl at Jackie sa kanilang hamok, sa tent naman sina Mike at Riel, at si Onel ay malungkot na walang kayakap dahil siya ay single. At dahil katabi lang ng pwesto namin ang ilog, ay nagkayayaan na maglublob sa napakalamig na tubig para mapreskuhan bago magsitulog. Namin dito sa school ng Coto Mines. Unang morning na nag-car camp kami. Sarap din pala matulog sa kotse. Yun lang, medyo ang gastos niya sa gas ay mataas kumpara sa Bajaj Maxima. Pero in terms of comfort, syempre sa kotse kami. Baka ulit-ulitin namin ito at baka masundan pa ang mga episodes natin ng car camping. Saan ka pa? Driver, chef, cameraman, Anis. Lahat na. Plumber. Lahat na, nasa kanya. Jowa na lang wala. Iyak! Wala tayong kutsara. Paano natin kakainin to? Wala tayong kutsara. Bakit kasi hindi ka nagdala, Riel? Dahil wala tayong kutsara. Yung isa doon, gumagawa gamit. Uy! Ate, ano yan? Ayaw. Kala mo na rin. Ano dito eh? Active competition kami dito palagi. Ah, ganun? Oo.
So, ang challenge natin ngayon ay pagandahan ng cubiertos. Uy! Ngayon ay binubuo muna natin sa utak natin yung disenyo. Uy! Kasi kailangan, ano yan eh, properly engineered. Uy. Para balanse yung cubiertos, maganda yung handling niya, para yung feel niya sa kamay ay hindi nakakasira ng experience sa pagkain. Uy! Dito po yan! Saka ito, uy, mas ano to, environment friendly. Uy. Kasi aluminum. Mas matibay yung akin. Uy. Baka yung aluminum pag ganun mo, bali agad. Uy, bali. Uy. Tanda mo, Jackie. Ako nagde-desisyon kung sinong sasama. Pinahalaan ng pangayon. Dinirekto. Uy. Tapos na. Uy, tapos na. Uy. Yeah, sample. Uy. Yan na. Parang pasandok na yan, mahalin nila yung kutsara. Actually, imbudo to eh. Para pag nabutot tayo ng gas. Oo. Oh. Uy. Saan ka pa? Uy. Ice cream scoop. Uy. Akala mo na po mga kaibigan. Uy, sumasalo. Uy. Yay! Manda kayong pang ano. Uy. Uy. Nangap din ang labi ko bigla ah. Namimekas-mekas mo. Hindi. Tumari ba siya oh? Tiniis niya yung tusok nung kanto nung kutsara niya. Hindi siya nagpahalata eh. Sa atin, smooth na smooth, round na round. Round. Oh. Hindi mo naman nahahalo. Oh. Ganyan ang kutsara. Oh. Anong hindi nahahalo? Reversible to. Oh. Ito yung panghalo oh. Uy! Akalain nyo bang may nakakatawid dyan gamit ang mga sasakyan? At kailangan nyo tumawid kung gusto nyo dun sa may magandang liguan. Tinatawag nilang kids pool. Dahil dun yung swimming area talaga. Bawal maligo talaga sa kanya. Ay, bawal maligo? Sa kalibon na to. Hindi naman, kahit po hindi mag-cottage ate. Bago ako tumawid ay nauna sina Carl at hinarang sila ng isang babae na nagsabing bawal daw doon pumuesto. Maliban na lang kung ipapareserve ang dalawang palapag na pavilion. Pero dahil pangalawang beses ko na dito, alam kong walang bayad ang gumamit ng kahit aling area sa Coto Mines kapag nagbayad ka na sa tourism office. Bagay na kinumpirma ng isang bantay sa checkpoint. Di ba nagbayad na kayo sa mga video? Apo. Oo, at meron po mga video kung paano nangyayari. Oo, kasi kung sinabi ko ah. Apo. Kasi kaaway namin yan eh. Okay. Pag magpapareserve po kung sakali, ba malaking grupo, papareserve yun. Paano po kukontakin? Halimbawa, wala pa dito. Ah, sige, kunin po namin, ma'am. Yan, ang kukontakin nyo kung gusto nyo ipareserve yung malaking, ano ba tawag nyo po doon? Pavilion? Basta doon, pwede din doon. Oo. Basta po wala nauna. Para sigurado kayo kung malaking grupo, kailangan nyo ng masisilungan. Kasi doon sa kabila, ano lang eh, wala kayong mag-tent doon. Dito may mga sisilungan kayo. Walang reservation, kaya lang pag nakiusap sila at malaking grupo at malayo ang nanggalingan, inaano namin. Pag sa'yo, ano ko? Sweet? Sa amin masumungit? Ano lang dyan, kailangan, bigay mo muna yung gusto. Yeah. Sumang-ayo ka lang ng sumang-ayo. Oo ka lang. Yes. Tapos, susundutin mo na ang, yeah, susundutan mo na ang lambing. Ayan, ayan. Tapos, pakiusap. Ayan. Kung hindi madaan sa pakiusap, ayan na. Bumunod ka na. Ayan, magkano po ba? Ganun mo kagad. Ay! Ay, pwede na! Pwede na yan! Oo! So ito na yung sinasabi nilang kids pool. Na hindi ko alam kung bakit pinangalan ng kids pool dahil malalim at malakas yung current niya. So sa mga nakakaalam, ano pong history ng kids pool? With a Z. Kids with a Z. Lakas nga naman yung current niya doon sa gitna. Pero dito sa gilid, hindi ka naman tatangayin. Kala mo, pag tinignan mo siya mala dito sa taas, mababaw lang kasi kita mo hanggang ilalim, ganun kalinaw yung tubig. Dive! Yay! Ganda! Ito ang binabalik-balikan ko sa Coto Mines. Ang napakalinaw niyang tubig. Kahit malamig ay titiisin mo at talagang hindi ka mananawang lumangoy.
dito na kami sana magpapalipas na maghapon at nagdala na kami ng mga supplies para magluto ng pagkain. Gumawa si Mrs. ng tuna pasta at para sa hapunan ay mag-iihaw sana kami ng manok. Pwede na tayo mag-makeup tutorial. Blush on. Konti cheer lang, Jackie! Oh! Ang dalang ng lechon manok ni Jackie. Ganyan, tama na yan. Yes. Sunog na to eh. Dito, sa side na matagal pa yan. Ito muna tayo. Tama, merienda lang tayo ng champurana. Ay, ang dali mo pala niyan. Parang yung gilid lang yung uminit ah. Putong ito ay gusto kong salamatan yung ating number one sponsor, Amo / financer / supporter, si Boss Among Fridcon Intercoms. Kaya po Direct Gino yung pangalan ng ating channel. Dahil ako po ang nagdi-direct, nagsusulat, nag-edit ang mga videos na ginagawa na or nilalabas ng Fridcon Intercoms Philippines. Sa mga curious kung bakit may Direct Gino dun sa ating pangalan, yun po ang dahilan. Mapapanood niyo po yung video sa page ni Fridcon Intercoms Philippines. Ito po yung isang example. Sir Philip! Oh! Ikaw na naman! Baka paliguan mo naman ako ha! Helmet po. Ano ito? Fridcon yan, sir. Para hindi na tayo magsigawan sa biyahe. Hindi ka na, sir. Labas mo. Maikinig ako. Alam mo, sir. Naalala ko pa dati nung nililigawan ko siya. Mahilig din naman siya sa ilog. Tapos, inaabot pa kami ng hanggang madaling araw. Talaga, Sir Philip. Malaking bagay na nailabas ko yung mga dinadala ko. Okay lang yan. Dito lang ako hanggang makinig sa saloobin mo. Ay, wow. Closeness to the next level kay CS. Naka-Fridcon kasi. Oh!
Parang minanilang ah. Ayan, kaya mo yan. Natataon ba? Oo. Ito lang yung problema. Kaya ako sa'yo, kuya. Hindi, may trailer. Lupit ka. Huling umaga at araw namin ay nag-explore pa kami ng pwedeng pwestuhan sa susunod na pagbabalik namin. Meron kasing itinuro ang isang subscriber na maswerteng nakita at nakilala namin sa camp. Boss Joel. Salamat kay Boss Joel sa pagbibigay ng tip dito sa lugar. So next time, meron tayong bagong babalikan sa Coto Mines, hindi lang yung kids pool. At walang mga harang sa atin. Hindi talaga to birthday cake para kay Riel na girlfriend ni Mike. Para po ito i-promote ang aking channel at ang aking page. Please like and subscribe to Rick Chili.